Magbabati sa ating lahat. Maganda rin po, Padre. Last day na ng bagong taon, bukas ay bagong taon. Simula ng January 1. Yung pong May na January comes from the Roman god Janus, the god with two faces. Isang mukha na nakatalikod, isang mukha na nakaharap. One looking to the past and the other looking to the future. Ito po yung panahon para tingnan natin ang taong nagdaan at may pag-asa tingnan at tahaki ang bagong taon. The end of the year is a very good time to take an inventory of our life. Let us go back and ask ourselves, ano ba ang nangyari sa atin ng nakaraang taon? Saan natin pinatinggan ang ating mga relasyon at pakikisa sa ating mga kasambahay, kasama, at mahal sa buhay? Napalalim naman natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos. In my life, in the Lord given in the world, have I changed for the better? Have I made peace with others and with myself? O baka mayroon pa tayong mga tampo sa ating mga kaibigan at mga sa buhay? Sabi nga ni Socrates, isang philosopher, the unexamined life is not worth living. Looking forward, one of the things we should not do away is to make a New Year's resolution. Sa ating mga Pinoy, puso-puso yan. NYR. Because it provides focus on some important things in our life. Unless na hindi tayo naniniwala dito at iniisip natin na mas maganda, no resolution, no struggle, no regret. Ang tanong mo ngayon ay, meron na ba kayong New Year's resolution? Kung wala pa, mamaya, bago tayo matulog, ay tingnan natin. Madali po magkaroon ng New Year's resolution. Ang pinaka-problema ng New Year's resolution ay kadalasan ay nag-iningas ugol tayo. Kailangan natin ng perseverance and persistence in our resolution. Minsan po may isang tatay na gumawa ng New Year's resolution na uuwi na siya ng maaga pagkatapos ng trabaho. Kasi po dati, inaawag siya ng gabi pagkain marami siya mga extra curricular activities. Laking gulat ng asawa ng bagong taon ay nagsimula siya uuwi ng maaga. Kaya panay ang papuri sa Diyos at ang pangbigay ay glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Ang asawa ko maaga na uuwi. Di kalaunan ay bumalik sa dating gabi ang asawa at napasigaw siya at is as it was in the beginning. Saan pa po at sa laray ang tunay na pagdabay? Kung sa akin ang katayahan at sa laray ang pagbago, tsak, wala mangyayari. Marahil dapat natin isipin na ang pagbabago ay matatago at pagkasalalay walang iba kundi kay Jesus na nag-iisa, nakipamuhay at nagpatawad sa atin. We will always look forward for a new year, new life, and new hope in Christ. In the Gospel, we see Mary as the model of having a new life with Christ, which we all aspire this coming year. We see how Mary is always ready to be surprised in her life sa bawat kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Mula sa pagbati ng anghel ng Diyos, sa pagsilan at paglaking ni Jesus, hanggang sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Mary is always spirit-filled, listening and pondering at the words of God and always responding to the will of the Father.
sa pagiging tagatanggap ng pinakadakilang biyaya ng magandang balita, siya ay naging tagahatid nito from a receiver of God's grace to a giver of God's grace herself. At lahat po ito ay nangyari dahil binigyan halaga ni Maria sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Mary kept all these things pondering in her heart. Isang taon na naman ang ating tatahakin at sa gitna po ng maraming paghihirap, takot, kahinaan ng loob at mga pagsubok, sa mga pagkakataon tayo ay gagawa ng maraming desisyon sa buhay, may sagot ang ating Diyos. Tapat at tapat para sa ating isa, bawat isa sa atin. Dapat lang po tayo ay mas makinig sa kanyang tinig at ingatan ng kanyang salita sa ating puso, kagaya ni Maria. Ang ating po mga New Year's resolution ay hindi mababali kung ating itong sasanggalan sa Diyos sa ngalan ni Jesucristo na ating Panginoon at Manginoon. Laging tandaan, gaya ng sinabi sa ikalawang pagbasa, hindi na po tayo alipin, kundi tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng kagandahan loob ng Diyos. Ganun pa man, tandaan natin na nasa Diyos ang Ama, nasa tao ang the new year is a new beginning. It is starting life anew, and we can always make our lives better. God has given us this new year. It is up to us how we define it. How will I live my life this coming year? To trust in God's timing, to rely on His promises, to wait for His answers, to believe in His miracles, to rejoice in His goodness, and to relax in His presence.